Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Kailan po sa inyo lahat? Magandang umaga po, Mama Sam. Good morning! Hello, hello, hello. Good morning po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, panibagong araw na naman to para sa ating chikahan, Loren. Are you excited, guys? Kasi meron kami mga chika ngayon na talagang hinanda para sa inyo. At saka siyempre, excited ako sa pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about Miss Universe candidates. Ayan. Yes. So excited ako kapag Miss Universe candidates sa pinag-uusapan. Kasi syempre, ang sarap talaga nilang pag-usapan, Loren. At hindi lang yon. Talagang kaabang-abang naman talaga yung mga kandidata natin ngayong taon na to dito sa Miss Universe dahil sa sobrang dami na magaganda, sobrang dami na magagaling, at sobrang dami na parang masasabi ko, dami nilang frontrunner, parang kulang yung top 15 para sabihin natin na lahat makakapasok yung magagaling dito. Diyos ko, sa Latinas pa lang, ang dami-dami ng kabog, di ba, Loren? Pero ikaw, Loren, ano nga bang inaabangan mo sa Miss Universe ngayong taon na to? Ayan, mamasama ko para sa akin. Ang inaabangan ko dito sa Miss Universe 2023 is yung mga pasabog ng mga kandidata. Kung sino ba yung aarangkado, sino ba talaga yung mas magaling sa kanila. Totoo, ako din. Kung ano ba talaga yung preparasyon na ginawa ng mga sinasabi natin na malakas, magaling, maganda. So yan, kung ano ba yung preparasyon talaga nila. Kasi marami yung mga kandidato na talagang masasabi ko, hindi ko alam kung overhyped ba sila o hindi ko alam kung talagang magaling ba talaga sila. Kasi sa ipinapakita nila sa social media, pero syempre may mga ilang kandidata ngayon na nandiyan dyan nga sa Pilipinas, Loren, at nagtitrain ng bonggang-bongga. Hindi lang naman isa, dalawa, kundi may mga ilang talagang kandidata na pumupunta pa sa Pilipinas para mag-train ng kanilang mga pasarela, styling, everything. So sa mandaling salita, Loren, pinagkakatiwalaan na nila ang Pilipino dahil naniniwala sila sa galing ng mga Pilipino. Yes, Mama Sam, speaking of training, mainit na mainit na pinag-uusapan dito sa social media about kay Miss Universe Cambodia na nandito ngayon sa Pilipinas na nagtitraining. Ayun nga, si Manita Hang. Si Manita Hang, isa sa mga pinag-uusapan nga dito sa social media na dahil sa ganyang ganda, at inaabangan na lahat kung papalo ba talaga ito sa competition ng Miss Universe. Pero syempre, nagpunta na talaga ng Pilipinas itong si Miss Manita Hang para mag-training nga at mag-observe din. At I think ang Pilipino, ang designer niya is Pilipino din na lalaba, dadalhin niya sa Miss Universe. So yun. So hindi ko alam kung sino, pero parang narinig ko Pilipino niya at magiging designer niya. Pero syempre pinainit na pinag-uusapan itong si Miss Cambodia kasi talaga naman masasabi ko kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman si Miss Cambodia, yeah. Lore. Pero kasi ang tinitignan diyan ng lahat kung ano ba yung ipapakita niyang pasabog dito sa Miss Universe. Kasi maraming nagsasabi na malakas daw to. Ayun nga, Mama Sam. Speaking of malakas, tingin mo, Mama Sam, si Miss Universe Cambodia Manita Hang, overhyped nga ba or malakas lang talaga? Ayun, oo nga. So maraming nagsasabi na si Manita isa sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Pero ako, Loren, parang feeling ko, hindi naman ganun kalakas. I think na-overhyped na siya. Yung alam mo yun, yung pinag-uusapan. Pero sa nakikita ko sa interview niya yesterday, parang nakukulangan ako sa kanyang yung pagdating sa yung kanyang galing. Sabi nga sa conversation namin yesterday ni Gaisel, ang sinasabi niya, mama, sa mula naman natin, hindi naman natin makikita sa kanya yun dahil mga basic lang naman yung mga tinatanong kung ano yung experience mo, kung ano galing. Kumbaga, ako hindi eh. Doon pa lang sa kung paano siya magsalita at kung paano siya pumasok, maglakad sa red carpet, makikita mo na kung strong ang kandidata o hindi. Kasi, para sa akin, kung talagang confident yan, you know, mangingibabaw talaga yung power, mangingibabaw yung aura, mangingibabaw talaga yung, mararamdaman mo yun eh, yung galing. Sa pamamagitan pala na naglalakad yan, kung kaano siya ka-confident. Yung tintig niya talaga, Mama Sam, na ano, as in, pang Miss Universe talaga yung ano niya, caliber. Yes. Mm-hmm. Yung kumbaga, nakikita mo na kagad yung kalibre niya. Kung ito ba ay talagang strong at ito ba ay powerful.
Kasi meron kasi, oh, dapat strong ka kapag lumabas ka dyan. May ganun. Pero it's not. Ayun kasi automatic yung dapat eh. Yung magkukusa na yun kapag lumabas ka talaga, power ka agad yung makikita sa inyo ng tao. And then kapag nagsalita ka, makikita mo na you are very strong as a candidate talaga the way you speak. So yun yung masasabi ko, na mukhang may laban to sa Miss Universe. Pero sa nakita ko kay Manita Hang, medyo pagdating nito siguro sa closed door interview, nako, medyo nakakatakot kasi baka mamaya dagain siya at mabaliwala lahat ng tinatayin niya. Pero nandoon pa rin ako, Lawrence, ha? Nag-hope ako na si Manita Hang talaga makapasok na dito sa semifinals ng Miss Universe. Alam mo kung bakit? This is time for her. Na dapat ito na yung pagkakataon ng Cambodia na ang kandidata nila, kasi kung ganda ang pag-uusapan, may ganda naman talaga. Hindi katangkaran, pero I think kung talagang magaling yung team na meron siya, alam ko ano yung gagawin sa kanya. As in talaga to be, para maging top talaga itong si Miss Cambodia. So una, syempre yung styling. Sabi ko nga sa iyo, yung damit na suot-suot niya kahapon, Diyos ko Lord, pag yun yung dinala mo sa Miss Universe, ay nako, ako na nagsasabi sa iyo, maliligwa ka talaga ng bonggang-bongga. Kasi mas maganda mapag-aralan ko ano ba yung tamang kulay, ano ba yung tamang tapat niyang isuot, ano ba yung dapat na ayos. Kasi importante yon. At higit sa lahat, kung gaano kalibre yung datingan nito ni Miss Cambodia dito sa competition. So kung tinatanong mo ako kung malakas ba siya o overhypes, para sa akin, overhypes. Ayan. So yun naman guys, kayo tatanungin ko, tingin nyo ba si Miss Universe Cambodia, Manita Hang, overhype nga ba or malakas lang talaga? Please comment down below. Ayan. Ayun. So yun. So punta na tayo sa next chika natin. Ito nga isang kandidata ngayon na talaga namamayagpag naman ang kanyang ganda dito sa New York dahil nandito siya sa New York Fashion Week. Ito ay wala ng iba kundi si Miss Universe Thailand. Ayan nga. So yun nga, Mama Sam, namamayagpag. Ayan, grabe yung kagandahan ni Miss Universe Thailand. Pero ito nga, Mama Sam, ang tanong. Tingin mo, Mama Sam, kaya-kayang lagpasan ni Miss Universe Thailand 2022 ang kapalaran na nagawa ni Amanda Obdam dito sa Miss Universe? Yes, speaking of Amanda Obdam, iba yung ginawang ingay noon 2020 ni Amanda Obdam, kahit ako naihirita sa kanya noon. Kasi talagang pasabog talaga yung lola mo. Untong yung susuotin niya sapatos, yung gagamitin niyang bag, talagang ay nako, nakapost siya sa social media. Pero nag-success siya kasi talagang yung ingay na ginawa niya, hindi lang naman yung ingay na sinasabi, kundi nagtutuon talaga din yung determinasyon at ipinakita ni Amanda Obdam na yung galing na meron siya. Hindi pumasok ang Philippines sa top 20, sa top 10, pero si Amanda Obdam nakarating ng top 10. Pamunti ka na nga mag-top 5, diba? So si Anna, ibang yung kalibre ni Anna. So isa tong magandang opportunity sa kanya yung nakarating siya ng New York to explore herself as a candidate. Tapos bukod doon, syempre, advantage to sa kanya kasi parang iba eh, kapag nakakapunta ka sa ganyan, iba kapag nakakahalubilo mo yung mga fashionista, nagkakaroon ka ng maraming idea. And then at the same time, nagle-level up at nabuboost din yung confidence na meron ka. Diba? So yon, so advantage to kay Anna. Sana magamit to ni Anna ng more pagdating niya sa competition ng Miss Universe. And kung tinatanong mo naman ako kung kaya ba niyang pantayan o lagpasan yung kapalaran ni Amanda Obdam, pwede. Bakit hindi? Nasa kay Anna yon kung paano siya mag-prepare, paano niya gagawin yung mga balan niya dito sa competition, at higit sa lahat kung paano niya ihahanda yung kanyang presentation as a candidate for the Miss Universe Thailand sa competition ng Miss Universe. I'm so excited kasi nagawa niya ngayon dito sa national pageant nila. So I think kaya niya makipagsabay sa mga kandidata. Pero nandoon tayo na let's see kung anong preparasyon ang gagawin niya. Yes, oo. Abangan na lang natin yung paghahandang ginawa ni Miss Universe Thailand 2022. Ayan. Oo. Saka syempre malakas kasi yung sus factor din ng Thailand pagdating sa competition ng mga pageant. Kumbaga, isa na rin ang Thailand sa mga tinitingnan na kandidata talaga. Kumpara kay Cambodia, ha? Si Cambodia naman, nandoon mararamdaman mo yung sincerity at yung determination niya as a candidate. Pero paalala ko lang din, Pinoy din ang nagtitraining ngayon dito kay Anna. Ito nga ay si RL naman. But nandoon tayo sa competition eh. So si Cambodia,
I trust her and I believe her. Ando doon ako sa punto na sana, sana talaga, hindi to overhyped. Sana malakas talagang kandidata. Kasi tulad nga na sinasabi ko, hangad kong makapasok si Cambodia dito sa semifinals ng Miss Universe. At ganun din si Anna. So kumbaga, parang nandoon tayo sa ano ba talaga yung paghahandang ginagawa nila? Ito bang paghahandang ginagawa nila ay talaga bang malakas yung kandidata o natitrain sila kaya nagiging malakas? So yun yung aabangan natin sa Miss Universe. Kasi pagdating sa Miss Universe, doon mo makikita kung gaano kalakas itong mga ito. Ayan, oo. Kung caliber nga ba talaga or hindi, di ba? Yes. Ayan. Okay, ito naman po mga Sam, pumunta naman tayo sa ating pambato na si Miss Universe Philippines, Celeste Cortesi. Yes, Celeste Cortesi. Maraming excited kay Celeste Cortesi kasi sabi, pinapakita naman talaga ni Celeste Cortesi saka doon sa ganda na meron ito si Celeste Cortesi. Pero syempre, ando doon pa rin tayo sa ano ba talaga yung ipapakita ni Celeste Cortesi dito sa competition ng Miss Universe. We are looking talaga kung ano yung preparasyon na ginagawa niya. Ando doon syempre Philippines to at susuportahan natin. Ando doon yung Philippines to. Pag sinabing Philippines, baka magaling yan. Pero ang tanong ko, gano'n nga ba talaga kagaling? Ayan. Yun nga Mama Sam ang tanong, gano'n nga ba kagaling? At ito Mama Sam, may tanong din ako. Tingin mo Mama Sam si Miss Universe Philippines Celeste Cortesi, overhyped din ba or malakas lang din talaga? Actually, ayan din yung question sa utak ko. Si Celeste Cortesi kasi may sus factor na dala-dala, kaya masasabi mo na malakas kasi sus factor. Pero kasi as an individual candidate, ando doon ako sa part na parang ang dami niya kailangan i-prepare ang kanyang pasarela. Kasi hindi enough yung nakikita natin pasarela niya na parang ay sasabihin natin na ay pwede na yan. Kasi this is a Miss Universe competition and then maraming mga Latinas talaga ngayon taon na to na masasabi natin alam naman natin yung kalibre ng mga Latinos pagdating sa pasarela, talagang iba din ng mga yan. So, ako nandoon ako sa fight na ano ba yung magiging signature walk dito ni Celeste Cortesi at ano ba yung pasabog niya talagang gagawin para sa kanyang swimsuit round, sa kanyang pasarela, sa kanyang evening gown. So, nandoon ako sa ano ba talaga? Gano'n ba talaga kalakas si Celeste Cortesi? Malakas sa fight na masasabi ko kasi she is a Celeste Cortesi already. Bago pa man siya sumaban dito sa Miss Universe Philippines, Celeste Cortesi na siya eh. So malakas ang pangalan ng Celeste Cortesi kasi knowing sa ganda niya, knowing na may experience na siya sa pageant, and knowing na iba ang kalibre ng isang Celeste Cortesi. Napanalo niya nga ang Miss Universe Philippines, di ba? So walang question kung malakas ba siya o hindi. Akin, malakas si Celeste Cortesi kasi she's already Celeste Cortesi before joining to the Miss Universe Philippines. But my question is, ano ba ang preparasyon na gagawin niya para maipanalo niya ang competition na to? Kasi kung tutuusin, Loren, kaya niya eh. Sa ganda na meron siya, kaya niyang manalo ng Miss Universe. Depende na lang talaga kung anong atake ang gagawin niya at kung ano ang preparasyon ng gagawin niya. 50-50 siya dito. Pwedeng yes, mananalo siya, pwedeng no, dahil nagpabaya siya. Ganon. So, ganon lang yon. So, ako nakikita ko, strongest candidate si Celeste Cortesi, pero dapat mag-impok pa siya ng lakas. Kumbaga, sana mag-ipon siya ng lakas. Kasi, madali siyang maliligwa kung tutuusin. Pero, malakas na kandidata siya. So, depende na lang talaga yon kung paano niya ihanda yung sarili niya. Si Celeste, meron siyang baon sa competition na to. Number one, she's Miss Philippines. Number two, yung beauty na meron siya. So, yun yung baon niya dito sa competition na to. Pero dapat magamit niya yun ng tama. Dapat maging wise siya kung paano niya gagamitin yung power na meron siya para manalo sa competition. And I think, yes, kaya niyang manalo. Ayan. Gaya nga nang sabi mo, Mama Sam, I think din, malakas talaga si Celeste Cortesi kasi mayroon siyang sash factor. Mm-hmm. Plus sash factor, di ba? So kung iisipin mo, kaya niya eh. Depende na lang sa kanya. Oo, nakadepende talaga sa kanya kung anong performance ang ipapakita niya dito sa Miss Universe 2022. I think she need to train a lot.
yung puspusan na pagtitrain, yung talagang train na talagang sincere train. Alam mo kung bakit? Kung gusto niya manalo dito ha, kung gusto niya manalo dito sa competition na to, nakita ko siya bumababa ng hagdanan. Oh my God, kung ganun yung baba mo ng hagdanan, I think hindi ka mananalo. Pero kung talagang gagalingan mo ang pag-practice mo, ang paghahanda mo, I think madali sa yung manalo. Dahil meron ka ng baon eh. May sanda ka kayo. Gagamitin mo na lang talaga to. Kung paano mo siya gagamitin, kung paano mo siya lalaroin. Ayun yung dapat na diskarte na mapagplanuhan ni Celeste Cortese. Kung paano siya didiskarte sa competition. Ayan. Siguro nga ma'am, sa more proper training at para maging pulido talaga lahat ng performance ay papakita ni Celeste Cortese. Yes. Nasa materialis niya yun. Okay. Pero kaya niyang manalo. Love it. So yun. Ayun na nga Mama Sam, maraming maraming salamat po sa pagsagot ng aking mga question. Ayun nga, so sobrang kaka-excite talaga ang Miss Universe kasi dito pa lang sa pinag-uusapan natin, Loren, kaabang-abang na talaga yung tatlong kandidata na pinag-uusapan natin ngayon, ang Jessica Mboja na nagtitraining sa Pilipinas na parang kung iisipin mo, magagamit niya ba talaga yung pagtitrain niya dito sa Pilipinas pagdating niya sa competition ng Miss Universe? Gaano ba talaga siya kalakas sa competition? Ayan yung aabangan natin kay Miss Cambodia. And then si Miss Anna naman, kaya niya kayang pantayan o kaya niya maibalik ang Thailand sa top 5 ng Miss Universe. So yan ang aabangan natin kay Miss Anna. At kay Celeste Cortese, mananalo ba talaga sa competition ng Miss Universe? So guys, ano guys ang opinion ninyo dito sa pinag-uusapan natin? Please comment below para at least makuha naman namin kung anong opinion ninyo. Ayan. So yun nga guys, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa amin ngayong umaga with Mama Sam. Ayun. So syempre nakaka-excited ang Miss Universe. Are you excited guys? Kasi ako yes. Sobrang excited ako. Ikaw Loren? Ayun. Excited din naman ako, Mama Sam. Kasi inaabang ko dito kung anong performance ang ipapakita ni Celeste Cortese. Ayun. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, guys, please don't forget to click like and subscribe his channel. At i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga chika. So, yun, guys. Di na din kami magtatagal. Thank you again sa lahat ng tumutok. Have a nice day. Paalam!